Magandang araw po! Ako po ay si Maria Valle Pilitete ng Seksyon Matmayon. Isasaylay sa kuko nagayon ang mahal. Mahahalagang pagyayari tungkol sa kasaysayan ng aking komunidad. 1847 sa taong ito ang lungsod ay tahanan ng iba't ibang pangkat ng katutubo gaya ng mga bagobo gunagan manabo mandaya magundanoan at iba pa na pinamumunuan ng isang patapang na punono na si Tatubago. Hanggang 1847 sa taong ito ang lungsod ay tahanan ng iba't ibang pangkat ng katutubo gaya ng mga bagobo unigan hanggang 1847 sa taong ito ang lungsod ay tahanan ng iba't ibang pagkat ng katutubo gaya ng mga bagabo gunigan manubo mandaya mangunadanaw. 1830 hanggang 1847 sa taong ito ang lungsod ay tahanan ng iba't ibang pagkat ng katutubo gaya ng mga bagobo gunigan ganobo manobo mandaya magundanawan at ibang pa na pinamumunuan ng isang matapang na pinuno na si Tatu Mama Bago.
98. Pinalitan ni Don Jose Oyan Doran ang pangalang Davao sa Nova Vergara. Ito ay hango sa kanyang bayan sa Espanya. I need to practice this one is wrong. Okay. Naging ganap na lungsod chartered city ang Davao sa bisa ng Commonwealth Act number 51 na nilanggan ni Pangulo Manuel L. Quezon. Isang matapang na pinuno
na si Datu Mama Bago. 1847 hanggang 1898, pinalitan ni Don Jose Ollangoran ang pangalang Davao sa Nueva Vergara. Ito ay hango sa kanyang bayan sa Espanya. 1899 hanggang 1946, naging ganap na lungsod, chartered city, ang Davao sa visa ng Commonwealth Act Number 51 na nilaundan ni Pangulong Manuel L. Quezon. 1941 hanggang 1945, nang karoon ng pag-angat sa agrokultura ng komunidad na dulot ng kasipagan sa pagtatanim ng mga Hapones. 1945 hanggang 1946, sa taong ito nagtapos ang pananakop ng mga Hapones at idineklara ang liberasyon kalayan ng komunidad sa mga mananakop na tiyong muli ang pamahalan ng Davao at patuloy ang pag-usad ng komunidad tungo sa kularan. Maraming salamat po! Don't forget to like, subscribe, and ring the bell!